Ngayong hapon ay mag-DIY po tayo sa pag-change oil ng ating X-Max. X-Max. So, una pong gagawin ay tanggalin itong nut or bolt dito. Bolt pala. Number 10. Number 10 na ano, wrench. Yung gagamitin natin. Tanggal. Kailangan may pang ano kayo. May container kayo para sa waste na oil. Yan lang ang tatanggalin. Then after, yun namang lalagyan ng oil. Ito. Tatanggalin lang to. Madali lang mag-change oil, mag-DIY. So, kung may panahon, mas maigi na yung tayo yung mag-change oil ng ating motorsiklo para alam natin yung mga basic na mga gagawin. Then after that, gagamit tayo ng number 8. Number, ay 8mm pala para dito sa ating oil filter. Sa oil filter natin, madali lang bibili. Mas madali ka makabili ng oil filter kung sasabihin mong Sniper 150. Kasi ito, sa Sniper 150 lang bibili mo. Marami yan sa mga hardware. Kasi kung minsan sasabihin mong X-Max, sasabihin ka ganila wala silang oil filter. Sa Sniper 150, magkapariho lang yung kanilang oil filter. Okay, sunod mong tatanggalin is yung cover ng oil filter. Number 8mm na sakit yung gagamitin. Napakadali lang mag change oil. Kaya tanong yung unit ng motor. Kaya ako lang yung nag change oil ng mga motorsiklo ko. Pero okay din kung magpapaservice kayo. Pero halimbawa, mayroon kayong rides kinabukasan. Nakalimutan mo mag-change oil. So, lalakad ka ng hindi nakapag-change oil. Hindi maganda yan sa engine mo. Yan. Yun na, tanggal na. Siyempre, gumamit na ang tisyo pang punas. Mas maganda tisyo yung gagamitin. Tapo na kagad. Madali pang magpunas. Yan. Uugutin ko ngayon. So, ito yung X-Max. Ito yung Sniper. Magkatulad lang, di ba? So, mas madali kang makabili kung sasabihin mong Sniper 150. Yan o. Same lang. Tapos ay siyempre punasa. Ngayon ay ilalagay na natin itong ating oil filter. Huwag kalimutan na itong banda dito, sarado yan. Itong sa kaliwa, may butas. So yung may butas, yan yung una mong isasalpak doon. Yan. Napakadali lang. Ngayon, dahil nakasalpak na po yung ating oil filter, ilalagay po natin ito ngayon. Ibabalik natin. Ayan.
Madaling madali lang po. Then pag pihit naman ay dahan-dahan lang. Tamang-tama lang. Huwag malustrid yung ating ganito. Dapat counterclockwise or clockwise. Yan. Salitan. Siyempre, yung ating drain plug. Ibabalik na natin yan. Ulitin ko, number 12 mm naman yung pang drain plug. Pang drain plug natin. Yun, tapos na tayo dito na bahagi. Kaya okay, so dito na naman tayo sa ating itong kung saan natin ilalagay yung oil. Para mayroon kayong guide kung ilang ml yung ilalagay natin yung oil. Okay, mag-alala. Kasi makikita yan dito. Oh. Yan. Tingnan mo. 1,500 ml. So, ibig sabihin 1,500 cubic centimeter. Yan yata. So, ibig sabihin yan is 1.5 liters. So, 1.5 liters ang ilalagay natin dyan. 1.5 liters. So, ito na. 1 liter. Yamalob yung ating gagamitin ngayon. Kaya naghanda na tayo ng 0.5 liters. 500 ml dito. Kung yung ibang oil ang gagamitin nyo, mayroon na silang tube na pang salin doon. Kaya dahil itong yamalob wala, gumawa tayo ng ganito. Yun, tapos na yung ating isa at kalahating litrong langis. Yan. Kita mo, mayroon pang kaunting siwang sa itaas. May bubbles ba? Ganyan lang. Katapos, syempre, ibabalik natin itong kanyang cup. Ito. Huwag kalimutan, punasan muna. Hindi baling marumihan tayo. Basta tayo ang gagawa paminsan-minsan para alam naman natin yung basic na mga kakailanganin ng ating motor sa gagamitin ng plies para higpitan. Yan. Tapos na po. So,
Then pagkatapos ay i-reset natin back to zero ang ating oil. Oil indicator dito. Ito yung mino. Hanapin lang yung ito yung mino pataasa, pagkaliwa. Hanapin yung oil. Ayan. 3.8 pala yung aking oil ngayon kasi medyo malayo yung mga biyahe. So, i-hold lang pataas. Yan. Yan, makikita natin ngayon magbiblink yan. Yan. Okay, after magblink, i-hold pa ulit hanggang ma-back to zero yan. Ayan, nasa zero na. So, ibig sabihin, okay na yan. Ayan lang.